Alright mga kabudits, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Lola Almeida. Pinapawilding natin ang ating top down barako. Yan. Una-una kapag magpapawilding kayo, kailangan natanggal nyo yung CDI. Yan. At pati yung kanyang spark plug. At kung pwede rin pati tangke, tanggalin din pag nagpapawilding, yan. Yan ang kauna-unang dapat tinatanggal kapag magpapawilding kayo. Nakabali na kasi yung kanyang tubo sa harapan, kaya pinapawilding natin sa ating kaibigan na si Joseph. Ayan, ito. Bumigay na. Nabigat na rin siguro ng mga karga. Yan, pati dito, yung tubo na to. Alright. At salamat pala sa nagpahiram ng kanyang welding machine kay Uncle Dindo Bakani. Maraming salamat. At syempre, yan, sa binilihan din natin ito ng welding rod. May ibang terms pala sa welding rod. Tawag, dapat pala yung pinakatawag talaga ay welding electrodes. Yan. Nasanay na raw kasi yung tao sa tawag na welding rod. Ang pinaka-terms dapat pala ay welding electrode. Ayan. At ito ay 2.5 mm. Yan. At ang taas ng amperahe ay 60 to 100 amperes. Alright. Tama ba, Joseph? Baka mali yung sinasabi ko. Right. Tama rin daw. Yan. 60 to 100 amps. Ang pang portable na welding rod, yung kaya ng portable, yung gamit namin ngayon ay 2.5 mm na welding rod ay yan, nasa 60 to 100 amps yung dapat na lakas ng amperahe ng welding machine. At syempre pag magwi-welding kayo, kailangan may suot kayong shades. Yan, naka sunglasses kayo para hindi matalsikan ng apoy-apoy na yan ang inyong mga mata. Mas maganda kung may gloves. Ito si Joseph, expert na to, walang gloves, kalyuhin na yung kanyang kamay, kaya baliwala na lang init. Alright, ayan, pinasapian na lang natin ang steel bars. Wala kasi tayong plain bar, tsaka sa tingin ko parang mas matibay pa yung steel bar kaysa sa plain bar eh. Kaya ayun, pinalagyan natin, pinasapian natin. Ayan, para kahit pa paano eh tumibay-tibay naman siya. At dahil na rin sa experience ko, marami na rin akong top down na nadala. Talagang para sa akin ha, malutong talaga yung plain bar pag ginamit. Madaling mabali. And kaya, ayan, wala na rin kasi kami plain bar dito. Steel bar na lang nilagay namin. Pansamantagalan. Di ba, Sir Joseph? Yes. Wow, English ha. At alam nyo ba, ang welding rod na 6013 ay yan ay pwede sa kahit anumang posisyon. Kung anong gusto nyong posisyon, pwede yan. Pwede daw sabi ng mga expert ang number na 6013. Tandaan nyo yan ha, any position. At syempre, kayang-kaya ni Sir Joseph yung mga kaliskis-kaliskis na yan. Sus, baliwala lang sa kanyang kaliskis ng balintong na yan. Makita nyo mamaya. Baka kaliskis ng crocodile. Yan, tignan na natin mamaya kung anong kaliskis yan ang nagawa niya. At syempre, kailangan pag nag-welding kayo, katulad nyan may pintura, kailangan kikiskisin nyo yan, tatanggalin nyo ang pintura. Or kung may mga grasa man, langis, hindi kasi itatablan niya ng welding rod, kaya kailangan linisan talaga yung part na inyong wi-weldingan. At ayan, ipapakabit din natin ang ating steeping bakal. Ayan, di ko alam tawag dyan kung ano yan. Basta bakal yan, yung apakan sa likod. Sobrang bigat kasi ni Junjun eh. Ayan, siya nagsira. Oh, tanggal-tanggal yung mga welding. Ilan yung plain bar na 16mm yata yung naka-welding niya sa likod. Baklas niya pa. Mukhang nahirapan si Master Joseph na magpalagay ng kaliskis.
Mahina kasi yung kuryente dito. Ayan, ginawa niya kuha na lang. Balat na lang yan. Hindi na kaliskis. Kalyukal yung balat. Ayan, malapit na. Malapit nang matapos. Alam nyo mga kabutits, talagang napaka useful talaga na marunong ka mag-welding. Pwede mo itong pagkakitaan. Kapag marunong ka na, ikaw ay master na sa pag-welding. Kapag may puhunan ka na, pwede ka magpatayo ng welding shop. Katulad dito sa amin, sa lugar namin. Napakaganda talaga na merong welding shop dito. Marami na kasi mga top down dito sa lugar namin. Eh, kapag nasira, hindi, kapag marunong ka mag-welding, eh, kaya mo nang ayusin yung mga sirang mga top down. Ayan mga kabutits. At syempre, ayon sa mga eksperto, kung anong laki ng welding rod nyo, halimbawa, yan ang gamit niya ay 2.5 mm, kailangan ganun din pala ang agwat niya sa bakal na inyong wi-weldingin. Alright? Ganun pala ang dapat na gawin. Halimbawa, yung welding rod na yan ay 2.5 mm. Eh, ganun din ang layo niya, yung agwat niya sa bakal na inyong wi-weldingin. Alright! Alright, ayun. Kapag welders ka, kailangan marunong ka rin sumilip. Yan, sisilip-silipin natin kung saan pa may mga party na may mga natanggal na. Mga bumigay na na bakal. Mukhang wala na rin naman. Ayan. Tingnan nyo, sumisilip-silip si Joseph. Ayan. Ayan. Oh, shoutout mo na lang. Ito si Sir Joseph ay isang welders at nagtatrabaho rin sa paggawa ng salamin ng mga bahay, yan, mga bintana, ayan. Shoutout mo na lang kung saan ka nagtatrabaho, Sir Joseph. Shoutout sa Guider Glass El Nido. Yeah. Ang aming shop. Oh, yan. All right. Shoutout sa Guider Glass dahil sa pandemic. Yan. Kaya ngayon dito siya, nag-extra siya para i-welding. All right. Tapos na. At wala na tayong problema. Right mga kabutits, ayan, sana ay may kunti akong tips na naitulong sa inyo pagdating sa pag-welding. Ayan, at maraming salamat sa aking subscriber dyan, sa mga viewers. Ingat kayo palagi. God bless. Ingat.